Patuloy na tumitindi ang pambobomba at pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sa Twitter post, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi nila ibababa ang kanilang mga armas at patuloy na ipagtatanggol ang bansa laban sa Russia. Itinanggi rin nila ang mga kumakalat na balita na sumuko na siya o kaya'y lumipad na palabas ng Ukraine. Patuloy naman ang pag-atake ng Russian forces sa iba't ibang lugar sa Ukraine. Walang tigil ang pambubomba sa mga gusali. Pinakahuling pinuntirya ang Regional Department of Security Service ng Ukraine. Ayon sa Defense Minister ng Russia, mga military infrastructure ang pangunahin nilang target. Ito'y sa kabila ng mga ulat na may ilang residential building na nadamay sa pagpapasabog. Patuloy din ang paglikas ng libu-libong Ukrainians sa mga kalapit na border, particular sa Poland, kung saan may mga inihandang temporary housing para sa mga apektado ng kaguluhan. Samantala, patuloy ding dumarami ang mga nagpapakita ng suporta sa Ukraine at nanawagan ng kapayapaan. Sa Georgia, libo-libo ang nakiisa sa pagpapakita ng suporta sa Ukraine. Kinundinan nila ang pag-atake ng Russia at maging ang pananahimik ng kanilang pamahalaan sa nangyayari. Sa Brazil, daan-daan ang nakibahagi sa isang prayer vigil. Bukod sa pag-aalay ng panalangin, nagsindi rin sila ng mga kandila. Sa Tokyo, nagsama-sama rin ang mga nanawagan na itigil ang kaguluhan sa Ukraine at pairalin ang kapayapaan. Ayon sa mga nag-rally, kailangang ipakita ng buong mundo ang pagtutol sa ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sa New York, daan-daan din ang nagtipon sa Times Square na nanawagan na itigil ang giyera. Ilan sa kanila ay may mga kaanak din sa Ukraine. Sa New York pa rin, pinailawan ang Empire State Building ng kulay asul at dilaw na kulay ng bandila ng Ukraine. Pagpapakita ito ng kanilang suporta sa mga taga-Ukraine. Ganito rin po ang kulay na nagliwanag sa Atletico Madrid Stadium sa Spain. Mayroon pa nakasulat na mensahe na Stop War. Sa France, nagningning ang kulay asul at dilaw na pailaw sa Eiffel Tower sa Paris bilang pagsuporta sa Ukraine. Sinasabing nag-ugat ang paglusob ng Russia sa Ukraine dahil hindi nagustuhan ni Russian President Vladimir Putin ang balak ng Ukraine na maging miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, kung saan kabilang ang ilang European countries at Estados Unidos.